Hello mga best, welcome back again sa aking channel. Sa inyo mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. Sana na sa healthy, happy and safe life kayong lahat mga best. We thank God for everything and we ask for forgiveness sa ating mga kasalanan and we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo. In Jesus name, amen. Shoutout sa inyong lahat mga best, sana okay lang kayo dyan. Sa mga bago dyan, welcome sa inyo. At sa inyong patuloy na nood, maraming salamat sa inyong best. Dito sobrang lamig ngayon at malakas pa ang hangin. Oh my God. Oh my God talaga. Nag-yelo pa nung nakaraang araw. Oh my God. So today's video, diretso tayong magbasa sa isa sa nag-comment dito. Shoutout sa you best. Alam mo kung sino ka. Good afternoon po Atis Ali. Kumusta po? Pwede po bang pa-advise? I'm new subscriber sa YouTube channel ninyo po. Maraming salamat sa you best. Mgkaroon po ako ate, taga Romania. Romania yan, best. Kasama ko sa work, taga Romania. siya, mag 3 months na po kami. Pinakilala niya ako sa mga pamilya niya at sa anak niya at sa mga co-workers niya. Kasi po, divorce po siya at may plan siya na mag-meet kami pagbakasyon din ako dito sa Pinas. Araw-araw kami nag-voice call at chat. Lagi sa Facebook or sa WhatsApp man. Kaso, ang problema ko po kasi, selosa po ako, sobrang selosa po sa kanya. Ayan, selosa ako sa kanya, sobra. Ate, ano po ang dapat kong gawin? Para hindi na magselo sa kanya, pakiikot po ng sing-sing po Ate Sally, watching from Kuwait, proud OFW. Pero taga-dabo po ako at Sally. Maraming salamat po ate. Maraming salamat sa iyo, best. Shout out sa inyong lahat dyan. Kung saan man tayo. Kung saan man kayo dito sa buong mundo. Shout out sa inyong lahat, best. At sa iyo nag-send sa atin, nag-message sa atin, shout out sa iyo. At sa lahat ng taga-Davao, shout out sa inyong lahat. Lahat na nanood kayo, shout out sa inyong lahat, mga best. Today, yung problema ngayon, best, is andito tayo sa pagiging selosa. So, normal lang naman yan sa ating mga babae. Most of the time, yung dahilan kung bakit tayo nagselos, parang kulang tayo sa attention, parang kulang tayo sa tiwala sa taong kausap natin. Ang gagawin mo dyan, Bes, since sabi mo, divorce siya at pinakilala ka na sa family niya. Sabi mo, nag-voice call lang kayo. Voice call? Voice call at chat. Wala bang video call yan, Bes? Kung ang ganyang usapan ay pupuntahan ka daw niya, ganong factor na yung plano ni Afam sa'yo, pag uwi ka na sa Pinas, kasi nasa ibang bansa ka ngayon, pag uwi ka, pupunta si Afam, pupuntahan ka. At kailangan niyo mag-video call, best. Kung nagawa niyang mag-voice call sa'yo, kailangan na mag-video call kayo para makita niyo ang isa't isa. Iba ang voice call sa video call. Pag, limbawa, nakikinig lang kayo sa akin sa radyo, so nag-iisip kayo, ano kayong itsura nito? Ano kayong pinaggagawa nito habang nagsasalita to? Mga ganong factor. Iba talaga yung voice call compare sa video call. Katulad nito, nakikita niyo ako. Anong reaction ko? Anong ginagawa kong gano'n? Nakikita niyo. Iba talaga yan, best. Pagdating sa LDR, yung taong kausap niyo, lalo na pag-ibig na ang pinag-usapan ninyo, gustong-gusto niyo yung isa't isa, may feeling kayo sa isa't isa, iba pa rin yung nakikita niyo siya. Kasi pag nakikita niyo yan, makikita niyo talaga, ma-feel niyo. Kung talagang may feeling ka ba talaga sa kanya. Mahalay mo, yung alam mo, nag-video call kayo, nakikita mo yun, umulangot pala. Tapos kung ano pang ginagawa-gawa niya, tapos hindi mo pala type. So, ma-disappoint ka doon, ma-discourage ka doon. So, posibleng isa na yun sa dahilan na at least maaga mong naagapan. Maaga mong napansin yon. Kaysa naman, video call kayo at laging pinagagawa ng pum-pum, ganun na. Diyos ko, Lord, patawarin. Tapos may ginagawa siya na hindi mo pala type, pero hindi mo nakita yun dahil hindi kayo nag-video call. Parang surprise yon. Okay, sana yung surprise na maganda at magustuhan mo. Pero kung surprise na hindi mo pala type, eh late na. Mas okay yung ganun. So, mag-video call kayo, best. Yun ang advice ko. At nag-usap kayo sa WhatsApp, sa Facebook, nag-voice call kayo at chat. Ayun, sobrang selosa mo, best. Nagsiselos ka sa kanya. Minsan, isa yan sa pinaka-nakaka... Isa talaga yan sa
isa yan sa dahilan kung bakit naging magulo ang relasyon, hindi naging matagumpay dahil sa sobrang selos. At sa mga lalaki kasi, lalo na pag medyo type ka niyan at masyado kang selosa, minsan na ano niyan sila, na-disappoint yan, na-discourage yan. Kasi ayaw nila sa babaeng walang tiwala sa kanila. Eh kung feeling mo naman best, itong lalaki, type mo siya, gusto mo siya, huwag ka masyadong magselos, hayaan mo siya. Kasi pag ang tao, pag mahal ka, ikaw naman talaga ang pipiliin nun. Huwag kang magselos eh, higit sa lahat, hindi mo papag-aari yan, best. Nandun naman tayo sa nagsiselos tayo. Ano bang dahilan kung bakit ka nagselos? Sabihin mo sa afam mo yan, best. I feel jealous because of this and that. Then alam ni afam yun, para makapag-adjust siya at para maiwasan niya yung mga bagay na hindi ka nagsiselos. Kasi sa relasyon, lalo na LDR, matuto kayong magtiwala sa isa't isa. Hindi porket malayo kayo sa isa't isa, kung ano-ano ang pinaghuhula niyo, ano ko ba kusin ng kausap nito? Nako, ano pa naman yan? Divorce pa naman yan? Baka nagpag-relasyon pa naman sa iba yan? Mga ganun pang nag-iisip mo. Parang ikaw mismo iniirita mo yung sarili mo. Nagagalit ka na dahil sa sarili mong imbento. Kumbaga, hayaan mo siya, best. Let him do what he want. Kasi pag mahal ka ng isang tao, ikaw ang pipiliin yan. Huwag mong stressin yung sarili mo. Huwag mong kumbaga na-stress ka ng dahil din sa'yo. Kumbaga kung halimbawa, ang dahilan ng pagsiselos mo dahil may ginagawa siyang hindi mo type, sabihin mo sa kanya yan para iwasan niya yan. Kasi ang taong pagmahal ka, gagawin nila yung mga bagay na kung saan masaya ka. Pag hindi ka nila mahal, eh, bahala ka dyan magselos ko, bahala ka dyan, I don't care. Kung hindi mo gusto yung ginagawa, bahala ka dyan. Ganon yung mga lalaki pag hindi ka type. Pero pag lalaking mahal ka, kung ano yung mga bagay na hindi mo gusto, iiwasan nila yun, best. Hindi nila gagawin yun. Kung ano yung mga pagkukulang nila sa inyo, sabihin nyo. Para alam ng afam yan. Ang mga afam pa naman ay most of them, ayaw nilang yung manghuhula. Kung ano yung naramdaman mo, ano yung gusto mo, ayaw nila yun. Sa mister ko, ganun ang ano niya, best. Ganun, mostly sa mga foreigner, ganun yun. Ayaw nila yung nanghuhula sila. Malay mo, mali yung panghuhula nila. So, ikaw mismo magsabi, mas gusto nila yon, yung prangka ka, at least alam nila kung saan sila lulugar, ano yung dapat nilang iwasan, ano yung dapat nilang ayusin, ano yung mga pagkukulang nila. Sabihin nyo yun, best. Ngayon pa lang i-train nyo ang sarili ninyo na kahit papano kaya nyong i-handle yung mga afam ninyo. Kasi sa mga afam na alam nilang kayang-kaya nyo sila at hindi nyo sila kayang kontrolin, ay kayo ang kawawa dyan, best. Pag ngayon pa lang nakausap niyo sila ay makikita ng afam na talagang kaya niyo silang kontrolin. Kaya, you have to know what you want. Halimbawa, yung type na maugali ng mga afam na kausap niyo ngayon is hindi niyo type. Ay naku, best, prangkahin niyo yan. Sabihin niyo, you know, one thing that I don't like what you're doing is that you do this and that makes me not happy. That makes me feel unhappy. Makes me feel like I'm not special to you. So, yung mga afam na parang wala kayong silbi, wala kayong masyadong importante sa kanila, sabihin nyo, the thing that makes me feel sad chatting with you, communicating with you, is that I give all my time and effort to you, but it's just like you ignore it. So, it's just like I'm wasting my time. Mga ganong factor, best, yung mga alam ni afam yun. So, dapat sabihin nyo yun, it's just like I'm wasting my time. So, what's the use of wasting my time to someone who don't love, who don't care for me? What's the use of keeping or sharing my time and effort, my love and care to this person who don't feel the same? In short, I'm wasting my time. I deserve somebody else who can give me the same. Ganong factor, best. Hindi yung huwag kayong selos ng selos. Nakakairita yan sa mga fam. Okay naman yung zealous kasi mahal natin yung isang tao. Pero pag mahal mo yung isang tao, let them do whatever he want. Kung nag-zealous ka, kung nasaktan ka, meron siyang ginawa na hindi mo type, dapat sabihin mo yan, best, para alam niya. Bulunte, para alam niya. My God, no? So sabihin mo, best, kung anong naramdaman mo and let them do whatever he want. Kung siya, ang destiny mo, siya talaga. Pag hindi, is hindi. Kung ba sakyan mo lang, best. Go with the flow. Huwag ka masyadong zealous dyan. Kung ikaw kaya, mahal mo yung isang tao, tapos masyado siyang zealous ng zealous sa'yo, hindi kaya nakakairita para sa'yo yun? Yung kumbaga, yung tao, alam mong mahal mo yung isang tao, nagbigay ka ng time and effort at pagmamahal sa kanya, pero zealous pa rin siya ng zealous. Kung anong pinagsasabi sa'yo, anong pinaghuhula sa'yo, matutuwa ka ba nun? I'm sure, mababawasan yung pagmamahal mo sa kanya. Kasi nakakasira ng araw yon. So, ang gawin mo, best, just let him do whatever he want. Kasi pag mahal ka ng tao, ikaw ang pipiliin yan. At iiwasan niya yung mga bagay na hindi mo gusto, kaya dapat sabihin mo yon. Maraming salamat sa pag-share mo, best. Love yourself. Be proud of yourself.
tandaan nyo, dapat makikita ng affirm na kaya yung tumayo na wala sila. Ni hindi kayo masyadong ano ba? Hindi kayo masyadong atat sa isang affirm. Kasi pag ma-feel ng affirm na masyado kayong atat sa kanya, parang hirap kayo mabuhay na wala siya. Naku, tuwang-tuwa yun, bas. Magpa-party yun. Darating ang araw, i-underestimate ka na niyan. Darating ang araw, gagawa siya ng mga bagay na masasaktan ka. Pero hindi lahat, ha? Pero may mga affirm din na pag nakita nilang in love kayo sa kanya, seryoso kayo sa kanya, at gumagawa naman kayo ng mga bagay na alam yung gusto ni affirm. So, yung affirm na yun, lalong ma-in love sa iyo, lalong mag-focus sa inyo. Pero hindi lahat, bas. May mga affirm na pag nakikita nila na masyado kang in love, parang hirap na hirap ka mawala siya, sunod-sunuran ka na lang sa gusto niya kahit hindi mo type. Nako, itong mga klaseng ganon, apak-apakan ka sa ganon. Depende yan, bas. Kaya piliin niyo yung affirm na kausap niyo. Pag affirm na parang wala kayong silbi, na parang hindi kayo importante, parang walang silbi yung mga plano at mga pangarap ninyo para sa kanila, tapos wala pa rin, kumaga wala. You don't care what you want in your life. Ikaw lang yung gumawa ng effort, mahirap yun, bas. Sa relasyon, pag isa lang yung gumagalaw, walang silbi yun. Ang mga affirm na walang care sa inyo, hindi nyo dapat pinag-aksayaan ng panahon. Sayang oras nyo, dapat nailan nyo yan sa taong karapat-dapat. Maraming salamat sa pag-share mo, bes. Huwag ka nang mag-selos dyan. Matuto kang hayaan siyang gawin kung anong gusto niya. Kasi higit sa lahat, hindi mo pa yan pag-aari, bes. Hindi mo pa yan asawa. So, meron ka naman konting karapatan mag-selos dyan, pero ilugar natin yan. Kasi nakakairita sa mga affirm yung selos-selos. Kasi pag nakikita mo naman yan, pag mahal ka ng affirm mo, alam mo naman, hindi ka maging uhaw sa atensyon yan. Kasi nagsiselos lang tayo most of the time kasi meron siyang ginawa na malay natin. Huwag ka lang masyado mag-isip ng advance, best. Kasi minsan pa nag-isip kayo ng advance, doon tayo nagkaroon ng selos, eh. Doon tayo nagkaroon ng isip na hindi maganda. Hayaan mo siya. Kung mahal ka niya, ikaw talagang pipiliin niya. Maraming salamat sa pag-share mo, best. And good luck sa iyo. Magbasa mo na. Maraming salamat sa pag-share mo, best. Kay Sister Tess Mendez, ayan, hello si Sally, lagi akong nag-enjoy sa mga vlog mo. At para sa Sandra, huwag mo na yan pag-aksayahan ng oras. Naku, search ka na lang ng iba. Search ka lang ulit. Malay mo, may nakalaan sa'yo. Higit pa dyan. Pray ka lang kay God. And nagabayan ka lagi. Tama. Maraming salamat kay Sister Tess and kay Rocco. Good luck sa inyong dalawa. Boyfriend niya si Rocco. Ganon. Kay Niente, very good day to pray at the right time. Thank you for that comment. Kay Lin Lu, pag ako yan, ako, thank you. Next. Thank you. Next. Good day, ate Sally. Maraming salamat sa iyo, best. Ano ba yan? Pag siya daw, thank you. Next. Tama yan. Mukhang gusto ko yung ugaling ganyang palaban. Ah, yung sabing magkaibigan na lang daw doon sa video ganoon. Sabi niya, nako, pag ako niyan, thank you, next. Tama yan, best. So, pag hindi mo type yung ganoon, sabi mo na, oh, okay, thank you. God bless you. Good luck to you. Okay, next. Next one, please. Hey, Donkey Adam, great video. Have a nice weekend. Greetings, Adam. Thank you, Adam, and good luck to your channel. Kay Mary Rose, paano niya nalaman na nakipag-chat pa siya sa iba? Baka nahuli niya yan, best. Maraming parang para malaman niyo na ang kausap ninyo ay meron pang ibang kausap. Minsan nagkamali yan ng sagot, or kaya minsan gumagawa kayo ng ibang channel, tapos nahuli niyo yan. Or minsan yung ibang affirm, sila mismo nagsabi niya na meron pa yan silang kausap maliban sa inyo. So, ayan. So, maraming salamat sa inyo, best. Marcelina Rosales, totoo po yan. May affirm talaga na ayaw ng may sabit. Di bali may anak kas na sa iba, basta walang asawa. Paano kung pagkatapos saka pa lang niya malaman, hindi ka single, masayang lahat kung hiwalayan. Masayang lahat kung hiwalayan ka niya. Kawawa ka, bes, masayang lahat kasuklaman ka pa niya. Ipaalam mo sa kanya habang maaga pa para walang regret sa dulo. Tama, bes, mahirap kasi yung maging ano kayo, mayroon kayong tinatago sa affirm ninyo, lalo na pag mga affirm ninyo ay seryoso, gusto nila na agad nilang malaman ang totoo about sa inyo. Kaya mas okay yung prangka kayo at wala kayong tinatago, at least alam nyo kung ano talaga ang decision ni affirm, kung ituloy ba kayo o hindi. Kay Sister Diana Cabansa, good day si Sally para sa Sander. Naku, basura mo na yan. Di seryoso yan, kasi kung seryoso yan, walang itatago sa iyo. Hanap ka na lang ng iba. Pray ka lang kay God. Keep safe, everyone.
Ayan, shoutout kay Sister Diana Kabansak. Nakahanap na rin to binang best ng afang sa Christian Filipina. Kaya kayo dyan na hindi pa nakahanap, sumali kayo dun best. Baka yung pinag-pray nyo is nandun. Kay Sister Diana Kabansak, good day si Sally. I'm happy to see your video. I'm always waiting for your vlog. God bless you and your family. Maraming salamat sa Sister Diana Kabansak. Please tell us the story about your afam. Kasi yung afam mo, na-meet mo siya sa Christian Filipina dating site. Nag-click ka ba sa link na meron ako, best, sa mga about video ko? Broken-hearted ka before and you never give up. And mahalay mo yan yung destiny mo, best. Kay Jocelyn, good PM po, Ate Sally. Tanong ko lang po, relate po ako dyan sa sender. Nagbago na rin po kaya afam ko. Dati po, kada message niya may I love you. Pero ngayon, ngayon po is wala na. At dati po, buong linggo walang absent video call namin. Pero, bago siya matulog, lately po, 2 days na kami, hindi nag-video call. May dahilan po siya, parang may iba po akong naramdaman. Parang medyo nagbago ng konti. Thank you po and keep safe. Hindi konti, best, kundi nagbago talaga yan. Kaya prangkahin mo na yan para hindi sayang oras mo, para makapag-move on ka at maghanap ka ng iba. So, good luck sa inyong lahat, mga best. Take care, stay safe. God bless.